Ngunit God ay nilagay sa puso ng isang napakabatang lingkod ng Diyos. At nung makausap ko ito at nakita kami, ang sabi ko, wow, ito ang gusto kong tao. Bagamat may sira na ako sa ulo, mas sira ang isip nito. Bakit yung nasabi? Tingnan ninyo ang Panginoon. Nung magutom, kinausap yung puno ng igos. Yung puno ng igos sa panahon niya, walang bunga at hindi panahon ng pamumunga. Saan kayo nakakita nun? Nakakita kayo na Diyos na kinausap yung puno. Nagugutom ako, meron ka bang bunga? Eh kung makasasagot yung puno, ang sasabihin ng puno, hindi ko panahon mamunga. Malaking diferensya yung pag-inisip mo. Wala nang naipakain sa panakagalitan. Mula ngayon, hindi ka na mapapakinabangan. Matutuyo ka na. Masusumpa ka. Alam niyo bang sa napapanahon at di napapanahon pag linapitan ka ng Diyos, humanda ka. At ito ang panahon niyo ngayon. This is your night. We need God. Amen. Ito ang kailangan mo, ang apoy ng iyong pagkilala sa Diyos. At nung makausap ko ang taong ito, sabi kong ganun, gawin natin yan. Gawin natin yan. Nakakagigil yan. Gawin natin. Siya po ay lingkod ng Diyos from Hawaii. Umuwi sa Pilipinas. Nagpunta dun sa sulok ng San Jacinto, iniwan ang almost 500,000 na sweldo a month para lamang madama ang iniutos ng Diyos sa kanyang umuwi ka sa Pilipinas. Ibahagi mo. Kailangan ng Pilipinas ang Diyos. Lalo na ang mga lingkod ko. Lalo na ang mga nanlalamig. Lalo na yung mga walang apoy na kabataan. At ang sabi ko nung marinig ko yun, gawin natin. Itaas mula sa Nueva Ecija, iikot ng buong Pilipinas, lilitaw, magdadala ng apoy sa mga tao na nangangailangan. Nakita nyo na ang inyong mga katabi? Mukha bang umaapoy? Gising pa ba yan? Ha? Gising ka pa ba? Iniwan niya ang kanyang trabaho. Amazing! Wow! Grabe! Bakit hindi sira ulo nito? Isang taon na lang, may pensyon na. Iniwan pa. Pensyonado na ng kanyang trabaho, iniwan pa. O ikaw, kung mag-iisip ka, di ba may sira? Ha? Ang pinakamaganda rito, sa Panginoon siya nasira. Ngayon, gusto kong ipakilala ang lingkod ng Diyos, the young man of God. Mas patas siya sa akin. Nasaan na ba yun? Ayan, the young man of God. The man of the hour. Tinawag ng Diyos. Gusto kong tawagin si Reverend Dr. Ernest Almosara. Tumayo, bigyan natin ng palakpak at tanggapin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay. At narito, tunay na ayamin ang kanyang dalagpasan ng puso para sa bansa Pilipinas. Panginoon, pero nakakalungkot po ang pangyayari.
Sa panahon na ito, marami ang naglalayo ng Diyos sa Pilipinas ngayon. Makailangan